good morning mga sir. Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Jerry Padaong. Yung active crossover, ginagamit siya sa pag 2 arms or triple arms pataas. Kasi ang siniseparate niya, yung frequency signal ng ating sounds, magkaiba na yung output niya, output ng low, para dun sa low amplifier na gagamitin. Then yung mid out para din sa mid amplifier. Then kung 3-way ang gagamitin mo, separate naman yung kanyang high amplifier para sa tweeter. Okay, so ngayon i-discuss ko lang ngayon kung ano ba yung mga function niya at saka yung mga gamit. So ngayon ititesting natin yan. Kagamit ako ng isang amplifier lang, power amp, para matesting natin yung bawat output niya kung ano ba talaga yung lalabas na frequency sa kanya. Okay, gagamitan ko siya ng dalawang sub speaker at saka dalawang mid high. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, so tara. Okay guys, so ito yung crossover ko guys, no. Ito ang live crossover. 234XL. 234 way crossover. Okay, ito yung ginagamit ko guys. So ito yung kanyang harapan. I-discuss natin yan, yung mga knobs niya, mga volume, then ano yung mga gamit niya. Then yung mga push button, kung anong mga gamit niya. Okay, so ang dito sa likuran niya, okay, ito yung likod ng ating crossover. So meron siyang dalawang channel, no. So channel 1 at saka channel 2. So every channel meron siyang isang input, then tatlong output. Okay, so i-discuss natin yan kung anong gamit niyan, yung mga output na yan. Then yung kanyang mga push button, kung anong function niya. Okay? So sinaksak ko na yung mga cord guys, no. So magmula dito sa ating laptop, diretso lang to sa ating input ng crossover guys. Yan, input ng crossover. Then yung isang channel ay dito naman sa channel 2 input. Okay, so ang output niya guys, so ito lang munang low output ang gagamitin natin kasi isang amplifier lang ang gamitin natin, no. So sa low output, ito na yung diretso sa ating power amp. Okay, ito yung sa channel 1 or channel A, then channel B or channel 2. So ang settings niya ay stereo mode pa rin yan, stereo mode. Okay, then dito naman sa ating crossover, ang gagamitin natin settings guys ay stereo 3-way muna tayo. Stereo 3-way, unahin mo natin yan. Then, so isa lang yung gagamitin natin. So ito, dapat gagana siya sa low. Yan, yung pangalawa. Then sa channel 1 naman, meron din yan, yan. Okay, so itesting natin yan guys. So ang settings natin ay stereo 3-way,
naka-unpress yung dalawang button. Okay? So, ayan. Testing natin yan. So, mag-play tayo ng music dito. Ayan, may music na yan. Then, on natin ating amplifier. Maglagay tayo ng volume kahit alas 3 lang. Ayan. Okay. So, dito sa ating crossover, ito yung gain ng ating crossover. So, dito lang muna sa kalahati. Then, dito naman sa channel to, kalahati lang. Okay. So, ito yung input ng low, volume ng low output. Okay. So, ibo-volume natin yan. Ayan. Then, yung channel 1 naman. Okay guys, so pinatay ko muna yung volume guys, no? Sa kanyang X-Over, naka 140 Hz siya. Naka low frequency yan. So ang low frequency niya ay magmula dito sa 45 Hz hanggang 240 Hz low frequency pa yan. So ngayon, kung maririnig natin, puro baho lang siya. Wala siyang kumakanta guys, no? Walang lumalabas na vocal. Okay, so subukan natin na ilagay dito lagpas ng 240, so mga 350 Hz, so magiging mid na siya, kasi low yan at saka mid. So kung ilalagpas natin dito sa kalahati, so ibig sabihin mid frequency na siya dito or high frequency na. So tingnan natin kung anong mangyayari guys, no? So ibo-volume lang natin to. Okay guys, so naririnig nyo guys. So kasi pag dito banda guys, high frequency na siya or mid frequency na, lalabas na yung kanyang mid. Okay, yan mid. So kung maririnig nyo, lumabas na yung kanyang vocal kasi yung kanyang bass naging mid na siya. So hindi na siya low frequency, nawawala yung kanyang bass. Kaya lumabas yung kanyang vocal. Okay? Yun ang frequency ng X-Over frequency ng low at saka mid. Okay? So ngayon, ibalik natin sa low frequency yan. Then yung kabila. So, i-volume natin ulit. So ngayon naman, itong low cut naman guys, no? So, sa low cut, subukan natin yung low cut niya. Yan, naka-low cut na yan. Yan. Low cut.
Okay guys, yun yung kanyang low cut guys. So hindi mo hindi ganong maririnig yung anong epekto ng low cut guys, kasi yung tinatanggal ng frequency na to, yung 40 Hz lang pababa, yun ang tinatanggal ng low cut. Okay? Pero dito sa ating frequency, nasa 70 Hz, nasa 140 Hz na tayo. So, yung low frequency na 40 Hz sa low cut, so hindi na niya na defect. Okay? So, hindi na niya na nag-effect. Okay? Ganon din yung sa channel to, yung low cut. So, hindi na nag-effect yung 40 Hz. Kahit pipindutin natin yan, wala siyang madi-defect na 40 Hz kasi nasa 140 Hz tayo. Okay? So, 145 Hz to hanggang 140 Hz, yun ang low frequency natin. So, yung 40 Hz, wala na dito yan. So, kaya hindi na siya nag-effect. Okay? So, ito naman tayo sa invert, guys. So, tubukan natin yung invert kung ano ang pinagkaiba ng invert, guys, no? So, i-volume natin ulit. Okay? So, okay, so pipindot tayo natin yung invert guys, no? Kung anong mangyayari, no? Yan, naririnig nyo guys. Okay, pindutin natin ulit. Yan. And isa pa. Yan. Tapos pindutin natin ulit. Okay. Yung kabila naman. Yan. Nawawala yung kanyang base guys, no? So nawawala yung base niya. Naggaralgal lang siya. Pero pag pipindutin natin yan, lumilitaw yung ulit yung base niya. Okay guys, kung napapansin nyo guys, pag pinipindot yung kanyang INV or invert, so nawawala yung base niya. Okay, kasi ang invert guys ay para to doon sa kanyang polarity ng nilabas na signal papunta sa speaker. Okay, o halimbawa yung ating speaker ay mayroong positive and negative, kung pinipindot mo siya, nagbabaliktad yung kanyang polarity, kaya nawawala yung kanyang base kasi nabaliktad yung kanyang polarity. Okay? Pero pag pipindutin mo rin naman tong isa, kung sabay silang pinindot guys, halimbawa kung sa base pinindot mo yung invert, then pinindot mo rin sa channel to, so lilitaw pa rin yung kanyang base kasi magkasabay yung dalawang speaker. Pero pag isang invert lang yung pipindutin mo, so isang polarity lang ng speaker ang mababaliktad, kaya nawawala yung kanyang base. Okay, so yun ang kanyang function ng invert. Okay guys, so ngayon volume natin ulit guys. Okay, then dito naman tayo sa X over frequency guys, no? So pag pipindutin natin yan, then yung kabila, yan, iilaw yung kanyang indicator. Ito rin yung channel to. Yan. Okay guys, so kung mapapansin nyo guys, no, kung pinindot ko yung kanyang times 10 na frequency dito sa likod, so nag-iilaw itong indicator na to sa kanyang times 10 frequency. So
lumakas siya, guys. Kaya lang, nawawala yung kanyang base, no? So, ang nangyayari kasi, guys, so, kung naka 140 Hz yung ating low frequency, guys, so, pinindot natin yung times 10 frequency. So, nagiging 1,400 Hz na siya or 1.4 kHz. Okay, so nagiging mid na siya. So nandito na siya sa kabila. Okay, so nandito na siya sa mid frequency. Nandito na siya sa 1.4 kHz. Okay, ito yung mid eh. Ito yung kanyang mid. Okay, so lumakas siya kaya lang nagiging mid frequency na siya. Nawawala yung kanyang low frequency. Okay, kaya advice ko guys, yung times 10 at saka times 1 dito sa likod. Yan, kung makikita nyo yan, yung times 10, advice ko lang, normal nyo na lang, times 1 nyo na lang para lumitaw pa rin yung kanyang base. Okay? Kasi pag pinipindot yan, nagiging mid frequency siya. Okay guys? So, ngayon guys, na-discuss na natin yan guys, no? So, na-discuss na natin lahat dito. Ngayon, subukan naman natin yung kanyang mid-high sa stereo. Sa stereo pa rin tayo. So, sa mid-output. So, subukan natin yan. Okay, so ang gagamitin na natin dyan ay yung mid-high na speaker. Okay? Okay guys, so nilipat ko yung output na papunta sa ating amplifier. Dito sa amplifier, ganun pa rin. Then dito lang, dito ko lang siya binago guys, no? Imbis na low kanina, ngayon, dito naman tayo sa mid. Okay, sa ilalim, sa mid. So, stereo 3 pa rin tayo. Channel 1 din. Mid din yan. Okay, so tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Kung anong tunog niya. So, lagyan lang natin ng volume kalahati, no? Sa ating amplifier. Then, sa channel 1. So, ito yung channel 1. Ito yung kanyang mid frequency sa stereo. Ayan, mid output. Then sa channel 2 naman, ito. Okay. Ayan. Okay, ito. Once again, this is Jerry, the foreman. This is Jerry, the foreman. Guys, kung maririnig natin guys, so vocal lang yung lumabas guys, no, at saka yung mid, yung kick drum niya guys, no. Okay, then wala siya gaanong tweeter kasi dito kasi sa stereo mid output lang yan. Okay, then subukan natin siyang galawin yung kanyang frequency sa x over frequency dito sa yan, sa stereo, meron siyang mid at saka high. So, subukan natin galawin yan, guys, no? Padao, the foreman. Feel the power of Jerry Padaong. Mobile sound system. Mapapasayaw ko talaga. Jerry, Jerry, galawin natin, Jerry, 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 Jerry Padao Remix. Basta Jerry Padao Idol. Thank you.
Cherry, the Foreman. Okay guys, so maririnig natin guys, mayroon siyang konting high or yung Twitter kasi yung kanyang frequency, nilagay natin siya sa high. Okay, yan, sa high. Then sa kabila, mid. Okay? So, nandito na siya sa high. Nagkaroon siya ng high or Twitter kasi nilagay natin yung kanyang frequency dito sa high frequency. Okay? So, subukan naman natin yung kanang invert kung anong function niya, guys, no? Mapapasayaw ko talaga. Cherry. Okay? Yung invert niya ito. Remix. Basta Jerry Padaong Idol. Once again, this is Jerry the Foreman. Okay, so kung napapansin nyo guys, pag pinindot yung kanyang invert, so pumangit yung tunog, nawawala yung kabilang mid-high, no? So nagtunog lata yung kabila, kaya hindi gumanda yung kanyang tunog. So pag pinindot ko ulit, balance siya, so gumanda yung kanyang tunog. Yun yung kanyang invert. Okay? So ngayon guys, subukan naman natin yung high guys, no? So ilipat naman natin yung kanyang output dito sa high. Okay? So hindi na natin yan patayin. So yan guys, so nilipat ko na sa high. Okay? Sa high. So stereo three-way pa rin tayo guys, no? So, stereo three-way pa rin tayo. Yan. So, subukan natin yung kanyang high. So, patayin natin yung mid. So, high tayo guys, no? Volume natin yung amplifier. Sa high. Yan. Kanyang frequency. Nasa gitna siya. Nasa gitna yung kanyang frequency. Okay, sa high. Subukan natin high frequency. Yan, lalabas yung kanyang vocal. This is Jerry Padao, Mobile Sound System of Iloan Cebu. Once again, this is Jerry, the Foreman. Okay guys, so yun yung kanyang high guys, no? Yan, high output. Yan, high output. So sa kanyang frequency guys, so kung ilalagay natin dito sa high, yan, sa high, numipis yung kanyang boses kasi karansing na lang yung naririnig. So pero kung nilagay siya dito, lumabas yung kanyang vocal. Okay, kasi mid na siya. Nagiging mid. Yan, mid. So ang ginawa ko para gumanda, mayroon siyang vocal konti at saka
kalansing. So dito ko siya nilagay sa gitna. Okay? So ganyan yung setup ng stereo three-way guys, no, sa ating crossover. Okay? Okay guys, so yun lang muna guys, no, hindi ko mai-discuss lahat yung kanyang mga function. Hanggang three-way lang muna tayo kasi medyo mahaba yung video guys. So next time, yung stereo two-way naman at saka yung mono four-way, kung ano yung kanyang mga function. Kung nagustuhan nyo yung aking demo, so please subscribe at paki-hit up notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos guys, no. So shout out ko yung mga nagpa-shout out. Shout out kay Jason Manalos ng Pampanga. Okay? Shout out po kay Jimmy Porzuelo ng Iloilo. Okay, shout out po. At shout out kay Danilo Pinuela TV ng Trece Matres Cavite. Tama po. Shout out kay Ashley Dennis Pansuela Time by Joey Umali ng Chaong Quezon. Shout out po. Shout out kay Victor Ignacio ng Alberta, Canada. Shout out. At shout out kay Titing's Adventure. Okay, so shout out po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Okay, so hanggang dito na lang. So see you to next vlog guys. Thank you, thank you.